Lola! Lola Patring! Tuyo na po yung mga damit na pinalaban nyo po. Aga-aga pa! Inge-inge ko! Pasok ko na po itong mga nilaban mo itong matupina po at malagay sa drawer. Inge-inge mo talaga, Hebe, ha? Napaka-ingay mo! Asya, hindi na po ako mag-iingay. Tatahimik na lang po ako. Buti naman. Hola, dating order pa din? Oo, salamat. O, sige po. Isang tasang kanin at paksiw. Okay, 80 po. Wow, paksiw! Alam niyo po, Lola, paborito ko po yan. Pakiko, pagkain ko to. Pulubi ba ito? Palayasin nyo nga! Grabe naman po kayo, Lola. Si Jelay po ito. Anak po ako ni Mama Lori. Anong pake ko? Jelay. Hayaan mo na, ha? Bigyan na lang kita ng sarili mong pagkain. Ako, ha? Mama. Sabi na po kayo sa akin. Alam ko po, gutom na din po kayo. Ikaw na muna, anak, ha? Sabado ngayon, madami kayong custom, eh. Opo, Mama. After po nito, tutulong po ako sa'yo. Salamat po, anak. Sige na. Busin mo yan, ha? Sige po, Mama. Ay, bango naman ang ulam ko. Luto ko si ni Mama. Mapasarap pa siguro kung may kasabay akong kumain. Yun na ba yung mahinga na yan? Ah, o sige po, wala. Saglit lang po. Let's take our 30-minute break. Goodbye, class!
Sama ka na, Jelay. Okay. Okay. What's that smell? It's so asim. Ano yung amoy na yon? Is that your food, Jelay? Oo, ay taxi uli. It stinks. Smells gross. You should just share with my food. Ay, okay lang ako. Thank you lang. Okay. How's the school? Okay lang po. Sige. Ay, okay lang ako. Thank you. Okay. Hello po, Mama. Oh, Jela, hindi to ka na pala. Asan ang baon mo? Wait lang, ha. Anak, sige na. Mag-base ka na doon. Maaga tayo magsasara. Kasi mamaya pupunta tayo sa gawain. Bible study. Ha? Opo, Mama. O, sige na, base ka na. Base na po ako. Amen. Mama, ano po yung pamamahayag? Ah, yun ay parang pagsamba rin, anak. Ang pinagkaiba nga lang, mga guests yung nakikinig. Dapat sinishare natin yung faith natin sa lahat. Ay, narinig ko na po yan noong linggo sa pagsamba ng kabataan. Sabi ng guru namin, dapat bawat isa daw po nagbubunga. Sa ngayon, ang dapat mong gawin, ishare mo yung faith mo sa mga friends mo. Ilan ba yung gusto mong maibunga? Madami po, Mama. Dapat makatotohanan. Tatlo po, Mama. Thank you.
Kapan na po ba si Lola dito? Naliligo po kaya siya, Mama? Ikaw talaga? Siyempre naman, bago siya pumunta dito, naliligo siya. Paano po siya naliligo? Eh, bulag po yun. Talaga? Anak, hindi ko rin kasi alam. Mag-isa lang din kasi siya sa bahay, kaya hindi ko rin alam, Mama. Paano ko po sasabihin kay Lola na baliktad ko yung suot ng damit? Ha? Baliktad ba? Talaga? Pwede mo naman sabihin, anak, pero pabulong lang, ha? Tsaka maayos para hindi siya magalit. Hindi. Sabihin mo nang magiliw para hindi siya magalit. O, sige na, sabihin mo na. Handa-handa. Lola, hello po. Ikaw na naman. Lola, bagong style po ba yan? Yung nasa labas po yung tahi? Ha? Ano? Wala po, Lola. Fashionista po pala kayo. Kasi yung tahi na damit nasa labas. Oh, uso talaga yan. Yung usong-uso ngayon. Malis ka na nga dyan? Mama, sabi ko po sa'yo, eh, magagalit din po yun. Assignment ka ba? Opo. Sige, gawin mo muna ha. Galingan mo. Sige po, Mama. Riyad po muna ako si Tasha. Sige po, Mama. Practice lang po ako. Lori, katulong nga papuntang CR. Ayan, Lola. Dahan-dahan lang po. Saglit lang po, Lola. Okay. Open ko lang po ito. Yes. Tara, Lola. Baka pero kaya ko na. Kayang-kaya ko na. Sigurado po kayo? O, ako na bahala. Kayang-kaya ko. Sige po ah. Ting puso ay may taming hiling na ako sana'y huwag maulila sa pagkatsabi sa panay. Tumigil ka nga, ang ingay-ingay mong bata ka! Lola, gusto ko pong maging singer. Singer? Singer? Anong pakialam ko? Mabait na bata ng anak ni Lori. Sinusungitan nitong matandang to. Ay naku, hayaan mo na nga ata. Ang isa na lang sa buhay talaga. At saka, balita ko. Sabay na nito yung asawa at anak niya. Kaya siguro, nawala ng saya sa buhay. Kahit na, bata yan eh. Dapat niya dinadama yung bata sa init ng ulo niya. Ay naku, hayaan mo na nga ata. Kumain ka na lang. Ano? Sino ka? Upo kayo, mainay. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Ano-ano po ba kayo ni Lola? Sasagutin mo ba yung tanong ko? Ay, susumbong kita kay Lola. Huwag po. Kasi po, ang sungit ni Lola. Nagtataka lang po ako kung bakit. Narinig ko po kasi mag-isa na lang siya sa buhay. Di ko naman po alam ang ibig sabihin nun. Ano po bang nangyari? Lola, hindi na po yung rosary ba? Nakapagdilid na rin po na ako, tsaka nakapaglinis. Sige, sige, salamat. Ano ho, na? Hindi ka ba? Hindi naman po lang. Hindi lang po ako sanay na nagpapasalamat ka. Meron ka pa po bang ipapreksuyo? Kung wala na po, alis na po ako.
Hello po. Asan ang mama mo? Nandun po sa karinderya. Iniwan ko po saglit kasi nag-aalala po ako kay Lola. Ganito kasi yun. Noong una, mabait naman yan si Lola. Naabutan ko pa nga yung pamilya niya at si Cynthia matalino. Kaso nga lang, nung pauwi na sila galing graduation, nadiskratya sila sa kanila. Nung una, okay-okay pa si Lola. Hindi niya pinahahalata na mabigat na yung dinadala niya. Pero nung unti-unting nawala yung paningin niya, yun doon na siya sumungit. Ano po sa inyo? Ah, sige po, isi-serve ko na lang po. Salamat. Mama, ano pa po si Lola sumungit? Nakapagtaka nga anak eh. Eh Sabado ngayon, lagi maaga yun eh. Jalian yan? Sorry po, Mama. Wala po kasi akong pambayad ng ulam. Hindi naman masama tumulong sa kapwa eh. Lalo na kung gusto mong bigyan ng pagkain si Lola Patring. Gusto mo ba samahan kita? Opo, samahan niyo po ako, Ma. Oh, sige, pero magpalit ka muna ng damit ha kasi may paksiyo ka na eh. Oh, Jela, ya. Pupunta na tayo kay Lola. Ay! Ikaw na naman! Sinusundan mo ba ako talaga? Ha? Naku, Lola, pasensya na ha. Nag-aalala ko kasi itong si Jela sa inyo eh. Hindi ko kasi kayo na pupunta sa karinderya. Baka daw may sakit kayo. Ayan, handa po namin yung pagkain nyo. Sorry. Hindi naman. Tinanghali lang ako ng gising. Ako, Lola. Pasensya na po sa abala, ha? May tutulong po ba kami? Mama, pwede po ba dito po muna ako? Sasamahan ko po si Lola Patring. Sabay na po kami pupunta sa karinderya. Oh, sige. Pero, basta, huwag kang magaslaw dito, ha? At baka makabasag ka, ha? Opo. Sige, ha? Opo. Lola, sino po itong babae at lalaki na kasama mo sa picture? Mag-ama ko yan. Ang ganda po ng babae. Anak ko yan. Si Cynthia. Hala, Lola! Grabe! Kinilabutan po ako. Bakit naman? Sinisira mo naman ang mood ko. Kasi po, ngayon lang po kita nakita ngumiti. Tapos po, nung ngumiti ka po, para ka pong bumata. Naging kamukha niyo po yung babae sa picture. Siyempre, anak ko yan eh. Kanino ba naman nagmamana ng ganda ang anak ko? Siyempre, sa akin. Sila po ba sila? Yan nga ang hindi ko alam. Saan ba yun mapupunta pag namatay na? Itatanong ko po kay Mama. Sige, punta na nga tayo sa karinderya. Kitang kumain, simula po ngayon. Okay lang po ba? Ang kulit-kulit mo. Nagsasawa na ako na sungitang. Lala, paborito ko po yung taxi.
Sir, niyo po, subuan ko na po kayo. Sabay na lang tayong kumain. Huwag ka na maingay. Ang kulit-kulit mo talaga. Sige po. Lola, bakit paksiw po lagi niyong kinakain? Napansin mo pala. Alam mo kasi, kaming lahat, kahit si Cynthia, paboritong-paborito ang paksiw ninyo. Kaya sa inyo din ako tumatambay. Di naman nagbago ang lasa ng paksiw ninyo eh. Ala, Lola, parehas po talaga kami ni Ate Cynthia. Sobrang favorite ko po yung paksiw ni Mama. Di ko din po alam kung bakit ayaw ng mga kaklasiko sa paksiw ni Mama. Ipatuti mo muna sa kanila. Iba ang pagkaing ginawa ng may pagmamahal. Kaya, sa tuwing nahihiya ka, isipin mo lang na hindi mo dapat ikahiya ang pagmamahal ng Mama mo sa'yo. Si Jelay! Oh, hi! Si Jelay! Hi! Hello, Angela. It's my birthday today. Sabi ni Mommy, invite ko daw kayo to eat. Nagluluto sila ng food for the class. Tara! Tara, Jelay! Sama pa yung tinoy! Bye, Lloyd! Bye, Raven! Mama! Bye, Lloyd! Hello! Oh! Parang ang saya-saya naman ng anak ko na yan, ah! Mama, may maganda po akong balita sa'yo. O, ano naman yun? Naubos ko po yung paon ko. Talaga ba? Opo. Titignan ko muna para maniwala ako. Nagsaluan nga po namin ang ka-classmate ko yan. Talaga? Opo. Tuwa naman ako sa'yo. Kinain mo na yung baon mo. Thank you po, Mama. Thank you, anak ha. Lola, alam niyo po kung bakit po ako naniniwala sa Diyos? Sabi po kasi sa akin ni Mama, ihiling ko daw po sa Ama kung ano po ang gusto ko. Nung hiniling ko po na sana gumaling po si Mama sa sakit niya, gumaling po siya. Ilang beses din po akong nagkasakit pero gumaling. Sa exam ko po, lagi po akong nananalangin. Nag-pray din po ako na sana maging masaya na po si Mama. Nito lang po, may panalangin din po ako. Ano ba yun? Na sana huwag niyo na po akong sungitan. Na sana sumaya na po ang puso niyo. Salamat. Pero alam mo, paglaki mo malalaman mo rin kung gaano kasakit nang mawala ng mahal sa buhay. Lola, alam ko na po yun eh. Nawala na din po si Papa. Ano ba nangyari sa Papa mo? Mahal? Mahal, grabe naman tulog niya ito. Mahal, naluto ko na yung ano, paborito mo. Daming tao sa palengke kanina, kaya medyo tagalan ako eh. Pasensya ka na ha. Mahal. Mahal. Mahal? Mahal, nagjo-joke ha? Sabi po ni Mama, isang araw, hindi na po gumising si Papa. May sakit po kasi siya eh. Mahal! Ano ba yan eh? Namalahingkin lang ako eh! Gumising ka! Ano yan? Anong ginagawa mo? Ma-acting ka naman eh! Anak! Anak! Anak!
pa nating pangarap. Well, ano naman yun, ang dami pa nating pangarap, di ba? Hindi yan tayo iniwan. Natutulog lang siya, okay? Natutulog lang yan. Uy, gumising ka naman. Uy, gumising ka. Uy, hindi ko kaya. Nay, anong nangyari sa iyo? Bakit napaparo ka ba? Ba't ka umiiyak? Ba't anong nangyari sa iyo? Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ang mama ko. Anong nangyari sa mama mo? Tulungan niyo po ang papa ko. Hindi na po gumigising si papa. Bakit? Anong nangyari? Doon ko po naintindihan. Pwede po palang iwan kahit ng magulang ko. Kaya simula po nang mawala si papa, natuto na po akong pumasok at umuwi sa school na mag-isa. Inaral ko po magtali ng buhok. Simula po noon, kailan ko na pong umiti para kay mama. Ano ba nangyari kay mama mo nung nawala ang papa mo? Hindi po kasi alam ni mama na naririnig ko po siya umiiyak. Nananalangin po. Masakit po sa heart pag umiiyak si mama. Pero sobrang tapang po ni mama. Gumigising pa din po siya ng maaga para magluto. Naaalala ko po si mama sa'yo. Bakit naman? Kasi sobrang tapang niyo po eh. Sungit niyo nga po eh. Ganun ba? Pasensya ka na dahil nasusungitan kita dati. Hindi ko alam na mas magaan pala kung mapag-uusapan ang mga nakaraan ko. Kaya ano po, Lola, ipapanalangin ko po ikaw. Pwede mo ba akong yakapin? Hindi. Pwede ba? Ama, banal kapot, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay at lakas. Ama, patawad din po sa kasalanan ko po. Ama, salamat po dahil nakinig ka po sa akin. Masaya po ang puso ko dahil nakasama ko na po si Lola Patring. Ama, sana po akapin mo po siyang mahigpit para maalala niya po na hindi po siya naulila. Ama, huli po, sana hayaan mo po makilala ka niya. Ito lamang po ang aming hiling. Sa pangalan ni Jesus, aming dakila tagapagligtas. Amen. Kaya ano pinakamabuting dapat nating gawin kung tayo ay nasa matinding kalungkutan at kahirapan? Ang sabi ng Biblia ay pinakamabuting tahimik na umasa sa tulong na magmumula sa Diyos. Mama, naalala ko po pala, dalawa na lang. Ano nang dalawa na lang? Diba sabi ko po sa inyo, tatlo pang ibubunga ko. Ngayon, dalawa na lang po.